Okay, nandito tayo ngayon sa may Tandang Sora para mag-service ng isang window type na aircon. So, basic lang to. Bali, ugong lang daw ang nangyayari. Hindi tumatakbo ang fan motor at ang kanyang compressor. Check natin. So, ito yung bahay na seservisan natin, guys. Panasonic aircon window type basic. Umuugong lang. Yan. May ugong yan. Compressor. Bunuti ng Saan lang yung power supply. Bunutin yung outlet, syempre. Malaman baka ipapala doon. Wala, wala, wala. Sa kwarto sa baba, wala talaga. Oh, wala yan, ma'am. So, buksan lang to. Tapos bubukain lang yan, may mga tornilyo lang yan. O, makukuha mo na. So, may color coding naman ito. Picturean nyo na lang pag di nyo kabisado. Ayan. So, kalasin natin. So, makikita nyo ito dual-to-dual na capacitor. So, susundan nyo lang yung linya. Ito yung linya ng compressor, tatlo. Tapos yung fan motor. Ah, sorry, ito pala. Ito. Ito yung compressor, tatlo. Yan. So, dual yan. Ito kasi common, harm, tsaka fan. So, madali lang. Ngayon, pag hindi nyo kabisado ito, picturean nyo lang. Picturean nyo lang yan. Yan. Common yan, yung tatlong atong apat na blue, then yung orange, ito yung sa fan, tapos yung sa red siya yung compressor. Andali lang yan. Tapos tingnan nyo kung ano yung value, yun din ang ipapalit ninyo. So, recap. Orange fan, compressor, or starting ng compressor, red. Tapos, ang running ng compressor, blue. Common, basta yung tatlo na yan, tatlong blue. Sa isang terminal lang yan sa common. Pakita ko sa inyo, tanggalin ko muna. Yan, kung makikita nyo, meron siyang nakalagay na letter C. Medyo malabo. Ayun, C. So, common yan. Tapos, dito makikita nyo. Yan. Hindi ko
masyadong ano. Okay, dito kasi yung common lang yung may sign na yun. Yung fan niya, ang ano niya, mas maliit yung clip. Yan, terminal clip. Yan, tapos yung sa compressor niya, yung ating starting, mas malaki. Pero pag bibili kayo sa market, meron yan nakalagay dito, F. Tapos dito, H. Sa starting ng ating compressor. So, ang tawag dito sa capacitor na to, dual capacitor. So, bibili tayo nito, guys. Ito yung papalitan natin. Palitan natin ng dual din. Tapos, yung value. Kahit iba yung mukha ng capacitor, basta kailangan ito ang tama. 15 plus 3. Ayan. Tapos, ang voltahin niya, 440 volts. Sa market kasi wala na itong itim na to, basta tatlong ano na lang. So, bili muna tayo. So, ito na. Ito na yung ikakabit natin. Okay, so, basically, ito yung luma natin, ito yung common nya, then di kasi makita yung fan at saka herm. Sa ating ano bagong parts, makikita natin to dito yung herm. Ayan, yung herm. So, yan yung herm, ibig sabihin yan, yan yung sa starting ng ating compressor. Then, yung fan nya, ayan, makikita nyo dyan, yan yung sa starting din ng fan motor. At ang common, ito, letter C din. Ayan, so kitang kita kung paano. Then kailangan parehas yung value. So ito yung sira. O, kahit hindi sila magkaparehas ng ano, basta importante yung value. Ayan, so sa pag-install natin ng panibagong capacitor, ang common natin is from line 1 ng ating linya ng ating aircon. Yun yung sa galing power supply. So, ito yung isang common. So, ito yung kanina, yung tatlong common natin. From compressor, yung isang blue. Then, yung isang blue from fan motor. So, ibabalik lang natin itong apat na to doon sa common ng ating or tatlo. Itong tatlo na to doon sa common ng capacitor. Then yung sa ito yung kulay, actually red din pala to. Orange. So yung orange from ano yan sa ating fan motor, then yung red sa ating running ng compressor. Oh. Yan, so kinabit natin ang common sa common ng capacitor. Ayan, makikita naman merong nakalagay na common dyan. Letter C. Ayan. Then, hanapin ninyo yung sa fan. So, yung fan, so ilagay lang yung sa fan. Ito, kulay orange. Then sa ating compressor, ito red. Ilagay ko muna. So ito siya, guys, kung makikita ninyo. So ito yung herm letter nakasulat pala dyan herm. Ayan, herm, then sa fan. So, itong herm na to, ito yung starting ng ating compressor. So, galing dito sa tatlo na to. Ito yung common ng ating compressor, then ito yung running niya. Nilagay natin sa common ng capacitor. Ayun. Then, yung ating fan motor, yung starting din niya, nilagay natin sa fan.
So ganyan ang pagkabit ng dual, ng line sa dual na capacitor. Alright, so just in case lang hindi nyo na-picturean to from sa luma na tinanggal ninyo, meron niyang diagram. Alright, so meron itong diagram eh, kaso wala nang diagram ito. So kung wala nang diagram, much better na picturean na lang natin ang ating mga tinatanggal na wires. Okay, so ito na. Medyo against the light tayo. O yan. So after ninyo ano, may kabit, i-install nyo na balik or i-fix nyo na ang power supply ng ating aircon. Okay, so ilagay lang to dito. Ayan, kung saan siya, ano. Balik lang, pakatingin niya. Okay, so testing na tayo. Ayan. So, gumana na yung fan motor. Low. Then, high. Sa ating thermostat, so pwede na tayo maglagay ng 7 or 6. Malamig na yan. Okay, so after few seconds, let's say, sabihin na natin 10 seconds, pwede natin i-start ang ating compressor. So yung cool. Low cool at saka high cool. Alright. So, pag nagte-testing, obserbahan na rin natin ang ating aircon. Kailangan na wet. Wet itong ano na to. Ayan, from sa starting ng ating aircon, makikita natin nagyi-yellow muna 'yan. So, antayin lang natin 'yan. Mga after mga 2 minutes to 3 minutes or sometimes 1 minute lang naglulusaw na yan. So meaning, pag ganyan ang ating aircon, maganda yung kanyang lamig. So wait lang muna natin.
So napakadali lang gawin. Walang ka-effort. Alright, so let's say nasa 1 minute na yan. Then mapapansin nyo, o yun, so nalusaw na. So pagkaganyang lusaw na ang ating starting point ng ating evaporator, meaning malamig na yan. Ayan. Okay. Ayan, so tapos na ang ating repair sa ating window type na 1 horsepower na gumagamit ng dual capacitor. So pinalitan natin yung capacitor nito, dual, gawa ng sa compressor at fan motor, iisang capacitor lang ang ginamit. Okay, so gumagana na yung aircon na ni-repair natin. Isang basic na Panasonic na 1 HP window type. So napakadali lang to, guys. Just follow the steps. At kahit ikaw na may-ari ng aircon, kayang-kaya mo nang gawin yan. So, bago tayo mag-iwalay, guys, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Rock Cool Air Conditioning.